Hello everyone! Welcome back to my channel! Mommy Bea po ulit. Andito ako ngayon sa paborito kong shop. Magpapapalit ako ng mag wheels dahil napag-ipunan ko na yung gusto ko talagang mag wheels, which is yung RPF na rare. Bakit ko nasabing rare? Kasi po 15 by 8 siya. Mostly kasi makakakita kayo ng mga ganitong klaseng mag wheels, pero 15 by 7 siya. Pero ito ay 15 by 8. So medyo malapad siya. Malapad ng konting-konti lang naman, mga 1 inch. So, siguro mamaya makikita ninyo, and I know some of you will be reacting na medyo mas malaki na ng konti yung offset. I know that. Meron po kasi akong plano para sa auto ko. Meron akong gustong concept. But anyway, ito rin yung gagamitin kong lug nuts. I've decided to use this. Meron siyang takip per lug nuts kasi napansin ko yung ordinaryo na ginagamit natin kinakalawang. So medyo parang hindi ko feel yung ganung itsura. So ayan po yung lug nuts niya, meron siyang takip na Race ang brand. Yun yung ipapalagay natin para hindi kalawangin. Minsan kasi hindi natin lang maiiwasan pag baha, mababasa, hindi na natin mapupunasan. So, ang resulta, kakalawangin. So, anyway, eto na siya. Start na ng aking pagpapapalit. Ito lang yung maganda, no, sa maliit na auto or subcompact car, kumbaga, or small cars na tawag nila. Kasi, isang jack lang sa gitna, dalawang gulong na kaagad yung matatanggal. Kung napansin po ninyo, no, kanina. Unlike pag malaki yung auto mo, bawat gulong, kailangan may jack talaga or i-jack mo para matanggal mo. Pero dito, mas mabilis. O, diba? At saka ito rin yung isa sa mga maganda pagka naka-budget car ka lang. Kasi mapupormahan mo talaga yung auto mo. Medyo may konti ka pang natirang konting ipon dahil hindi ka naman masyadong nasagad nung bumili ka ng auto dahil di naman siya ganun kamahal. Unlike pag bumili ka ng, well, I don't have anything against people naman na may budget at bumibili ng mahal na auto. Pero pagka bumili ka kasi ng medyo mas mahal na auto, yun na yun. Parang mag-iipon ka na naman talaga unless you really have cash or money to burn para magpalit ng mag wheels kung gusto mong magpalit. So, pakita ko lang sa inyo kung paano nila ginagawa. One thing I like about them dito sa shop na to, masyado silang maingat. Meron talaga silang pantanggal. They try their very best na ingatan yung mag wheels para syempre iwas dun sa tawag dito yung parang nagagasgas ba. Diba yung sa iba parang sinusungkit lang. Dito talagang meron silang equipments para sa ganitong pagpapalit ng mag wheels. So, ayan yung aking RPF na 15 by 8 na rare. Kasi kung mapapansin nyo po, kung maghahanap kayo nito, mag-iikot kayo, mostly makikita nyo 15 by 7 lang. Kaya medyo rare talaga ang 15 by 8. At saka yun nga, sabi ko, medyo offset na siya. Mas halata na kasi meron talaga akong gustong concept para sa auto ko. Gusto ko yung concept na medyo boxy. Basta! I-share ko naman yun sa inyo pagka medyo nakompleto ko na. Sa ngayon, ang project ko naman, since medyo offset siya, is maglagay na ng fender flare. Pero maghahanap ako ng fender flare na babagay talaga sa espresso or sa kanya. Kasi tinitingnan ko medyo square yung, ayan, medyo square yung paglalagyan niya. So ayoko siyang basta lang lagyan ng fender flare dyan na medyo magiging alanganin yung itsura. Gusto ko yung parang, paano ba, sadyado talaga sa kanya or basta meron akong gustong look na gusto kong ma-achieve. Magbigyan nyo na po ako. Kasi ito lang naman talaga yung, kumbaga, ayoko naman sabihing luho, pero ito naman yung hilig ko talaga. Kaya, yun, mahilig lang talaga ako sa magandang mag wheels. Malinis kasi siyang tingnan. Tsaka lalo na pagka, alam mo yon, bumagay naman sa auto mo. Sabi ko nga, ang mga auto naman eh, kahit mura lang yan, sapatos lang ang katapat niyan. And that's one thing about budget cars, kasi meron ka pang konting matitira para sa sarili mo na
pagpapaganda sa auto mo. So ayan, ilalagay na nila yung lug nuts na may takip para iwas kalawang tayo. So ayun. So para dun sa mga probably nag-iisip anong ginawa ko doon sa isa kong mugs, ay nasa akin pa po siya. Kung interested kayo, kung meron sa inyo gustong bumili noon, ay do let me know about it. Pwede kayo mag-comment sa baba. But I can probably give it to you for 12,000. Oh, negotiable. Kaya lang yun, i-consider nyo na magpapalit kayo ng gulong. Pero kung naka-15 na po kayo, kasi yung tea ko naman umags, hindi naman yun para lang sa espresso, no? Kung naka-15 na po kayo, tapos naka 195, 55 na kayong gulong, eh, pasok na po yun sa inyo. Just let me know. 12K negotiable. So, ayan, sila kuya. Inaayos na nila. At yan yung aking dating magwheel. So, kung interesado po kayo, basta pick up lang Pasay. Dito lang naman ako sa Pasay. Just let me know. Maganda po yan. Walang issue. Walang bengkong. Walang gutter marks kasi maingat ako. Ang issue lang yan, ako. Nagpalit. Nagpalit ako ng magwheels. So, yun lang guys. Konting update lang. Sana po nag-enjoy kayo sa vlog natin for today. Mami Bea po ulit. Let me know sa comments kung ano pong mga masasabi ninyo. Okay? Bye everyone and take care.